Ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Samantalang naglabas din ang Department of Health ng health advisory kasunod ng nangyaring oil spill. Narito ang report. Nakapagbigay na ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga mangingisda at iba pang pamilya na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro dahil sa paglubog ng motor tanker na Princess Empress. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, 7,000 na pamilya mula sa bayan ng Oriental Mindoro, kabilang ang Nauhan, Pola, Pinamalayan, Bungabong, Gloria at Bansud ang nabigyan ng family food packs na pawang apektado ng oil spill. Bukod dito ay meron ding financial assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at cash for work programs. Bukod dito ay meron pang 78.8 million pesos na standby at stockpile funds. Kabilang dito ang nasa 7.2 million pesos at 42,400 family food packs na maaaring gamitin na augmentation sa mga apektadong bayan. Nagpalabas naman ang DOH ng Public Health Advisory kasunod ng oil spill para sa mga responder, volunteers at cleanup workers. Kinakailangan ayon sa DOH na magsuot ng protective gear. Kinakailangan din na hugasan ang may langis na damit pagkatapos ng bawat operasyon ng paglilinis. Inilabas din ng DOH ang mga dapat gawin bago at pagkatapos ng oil spill. Kung nakatira naman malapit sa oil spill ayon sa DOH, mas mainam kung pansamantala muna ang hahanap ng ibang lugar na matitirahan. Nakabantay naman ang Philippine Coast Guard sa Boracay Island dahil sa inaasahang pagkalat pa ng oil spill mula sa Oriental Mindoro hanggang Caloia Antique. Ayon sa Marine Environmental Protection Force ng Coast Guard District Western Visayas, nananatili pa namang malinis at negatibo ang isla.